dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rhea, 20 years old, at kasalukuyang nakatira sa Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Taga-Mindanao po ako pero magaling akong magsalita ng Tagalog. Ewan ko kung bakit pero mahilig kasi akong magbasa ng libro, kaya siguro ganon. At kahit nga salita ng Korean ay medyo may alam ako. Mahilig din ako magsulat. Nasa third year college na ako at magpo-fourth year na ngayong pasukan. Mahirap ang pinagdaanan ko bago ako makatungtong sa year na ito. Pero kinaya ko ang lahat ng yon. Marami akong pangarap lalo na sa pamilya ko. Kaya naman mas pinili kong maging single pagkatapos ng lahat. I really love to love. Pero may malaking tanong sa isipan ko na tanong din ng karamihan. Bakit yung mga taong mahal natin ay hindi tayo mahal? At yung mga taong mahal tayo ay hindi naman natin gusto? Nangyari na kasi sa akin yung nagmahal ako, pero hindi naman ako ganun kamahal. Lumaki ako sa poder ng lolo't lola ko dahil nabuntis ang aking mama noong nag-aaral pa lamang siya. At ang tatay ko naman noon ay walang lakas ng loob na ipaglaban ang aking nanay. Dahil pinapili siya ng mga magulang niya. Ang nanay ko or magtatapos siya ng pag-aaral. At iiwanan niya ang nanay ko. Bata pa ang mga magulang ko noon at wala pang lakas ng loob. Kaya naman mas pinili ni Papa ang iwan ng nanay ko. Ngunit pagkatapos ng halos tatlong taon, nagkita mulit sila at nasundan ako ng isang kapatid na lalaki. Ang gwapo kong kapatid, si Rachel. Puro nagsisimula sa letter R ang pangalan namin ng kapatid ko dahil ang pangalan ng tatay ko ay nagsisimula din sa letter R. May itsura ang kapatid ko at mas lalo itong na-develop noong nagsimula itong magbinata. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Pinapadalhan pa nga siya ng love letter ng mga babae, pero ang sabi niya ay hindi daw niya ito binabasa at tinatapon lamang. Ganon ang kapatid ko, Papa Dudut. Hindi nito ginagamit ang itsura upang makapag-take advantage. May isang babaeng gusto niya pero hindi siya makapagsabi. May pagkatorpe din kasi yon at ayaw din siguro nitong masaktan. Malaki naman ang galit ng lolo at lola ko noon sa nanay ko sapagkat hindi daw nadala ang nanay ko sa nangyari sa kanya sa parehong lalaki pa. Maski ako noon ay hindi ko maintindihan ang nanay ko. Ngunit noong naging matured na ako ay doon ko naunawaan ang lahat. Ito ay kagagawan ng pag-ibig. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Gustong gusto ko ang love story ng mga magulang ko. Kahit pa hindi ito nagwakas ng happy ending. Pumunta sa ibang bansa ang nanay ko upang makalimot sa lahat. Hindi lang sa sakit na naidulot ng aking ama kundi pati na rin sa mga taong masyadong naging judgmental sa kanya. Ganun naman talaga ang mga tao. Basta-basta na lang silang nagbibitaw ng hatol kahit na hindi nila alam ang totoong nangyayari. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil nandito ako sa ngayon.
Kung hindi dahil sa isang pagkakamaling yon ay wala kami ng kapatid ko. Kaya noong nagkasakit ang lolo ko noon, sinabi niya sa akin na hindi na niya makikita pa ang nanay ko. Malaki siguro ang pagsisisi ng lolo ko sa mga nangyari sa nanay ko. Mas close kasi si mama sa lolo ko kesa sa lola ko. Dahil masyadong malaki talaga ang expectation ng lola ko kay mama. Pinag-aral ito ngunit nabuntis noong fourth year college na si mama. Isang semester na lang sana ay gagraduate na si mama. Pero si lolo, ang sabi niya noon, tanggapin na lang natin dahil nandyan na yan. Kahit wala ako sa mga panahon na yon, pero dama kong mabait si lolo. Kinder na ako noon nang si lola na lang ang kasama kong pumupunta ng school. Alam mo Papa Dudut ay ayaw ko talagang mag-aral noon dahil takot ako. Hindi ako sanay sa tao dahil nakatira kami sa lugar na walang kapitbahay. Nakatira kami sa fish pond and yugan ng mga grandparents ko. Ang mga nakikita ko lamang noon ay mga kahoy, naririnig ang mga huni ng ibon, nakakakita ng mga isda sa fish pond namin at ang magagandang tanawin sa bukid, Papa Dudut. Naalala ko pa noon nung tinawag ako ni Lola. Apo, halika dito. Nakikita mo yon? Akala ko noon kung ano ang ibig sabihin ni Lola. Nakatingala siya sa langit at tumingala na rin ako. Eroplano sa langit pala na nag-create ng linya sa himpapawid. Ito rin ang nakikita ko sa gabi na akala ko ay falling star. Tuwang-tuwa ako noon kapag nakakakita ng ganon. At sinasabi ko sa sarili ko na darating ang araw na makakasakay din ako niyan. Sobra kasing hirap ng buhay namin noon. Naranasan ko ang maglako ng uhang o shrimp at talaba bago ko pumasok sa school upang magkabaon. Hindi ako pwedeng umuwi hanggat hindi ko yon nabibenta. Nagbubuhat din ako ng nipa o bubong ng nipahat. At medyo malayo-layo din ang kailangang lakarin. Tapos ang daan ay mahirap lakarin. Laging sumasakit ang likuran ko pero tinitiis ko. Noong nag-high school na ako ay medyo nahihiya na ako. Kasi babae din naman ako pero nagbubuhat ng mabibigat. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit medyo boyish ako. Yung kasi ang nakalakhan ko simula pa noong bata ako. Naiiyak na lamang ako at tinatanong sa Diyos kung hanggang kailan ganito ang buhay ko. Ang masaklap ay kaunting mali ko lang ay grabe magparusa si Lola. Papaluin ako ng walis o di kaya ay ng kahoy. Mababali talaga ang kahoy sa katawan ko. Mag-iiwan ito ng marka sa aking balat at masakit hindi lang sa pisikal kundi sa emosyonal. Sapagkat kahit pagkakamali ni mama ay ibubuntong sa akin. Kung ano-ano ang itatawag sa akin. Malalaswang salita. At kung may nagawa ka namang pagkakamali ay uungkatin at isasali ang nakaraang nagawa ng nanay ko. Doble-dobleng pasakit. Kaya naman ganoon na lamang ako ka-emotional noon. Kung pasusulatin ako ng sulating pangwakas tungkol sa buhay ko ay halos hindi na ako matapos-tapos sa dami ng gusto kong isulat. 12 years old ako noon nang mag-umpisa akong mangarap ng napakataas. Mataas din ang imagination ko noon na nakakabuo ko ng story o di kaya ay nobela. Naging mahilig na rin ako sa love stories. Kaya naman ganoon na lamang ang pag-aadi ko sa pagbabasa ng mga nobela hanggang sa mag-high school ako. Si mama noon ay nakauwi na ng Pilipinas and to cut the story short, nag-asawa muli si mama. Iyak pa ako ng iyak noong mamanhikan sa bahay ang mapapangasawa ni mama. Sa totoo lang ay ayaw ko mag-asawa si mama noon dahil hindi na namin siya makakasama ng kapatid ko. Galit ako sa mama ko noon. Gusto niya kaming kunin ng kapatid ko pero ayaw kaming ibigay ng lola ko. Kung ako lang siguro noon ay ayaw ko ring sumama dahil maraming sinabi si lola na baka daw kami ay hindi malagaan doon. Lalo na kung mag-anak na si mama sa asawa niya. At baka apihin kami.
Ang mga bantang yon ay namayani sa isipan ko. Kaya hanggang sa lumaki na ako at nag-high school, ay naging napakahirap ng buhay namin noon. Lalo na kapag pumupunta ng school, tatawid pa kami ng tulay. At ang mahirap ay kapag high tide, kailangan talagang humbarin ang sapatos dahil mababasa ito. Ganun pa man ay kinaya ko yon kahit pa si Lola ay masyadong mahigpit sa akin. Eskwelahan bahay lang talaga ako noon. Wala nang laro-laro, diretso sa bahay. First year high school ako noon at nagiging masaya naman ito. Marami ako nakilalang mga bagong kaklase. Nakilala ko noon ang isa sa mga naging best friend ko hanggang ngayon, walang iba kung hindi si Honey. Mabait at masayahin si Honey at ang gustong gusto ko sa kanya ay hindi siya madaling magalit. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. At advisor namin noon ay naging close ko, si Ma'am Lorraine. Caring siya at nagsishare din ako sa kanya ng mga karanasan ko. Muntik pa nga akong umiyak noon at buti na lamang at napigilan ko. Ayaw ko talagang nakikitang umiiyak noon dahil ayaw kong nakikita nilang mahina ako. Gusto kong ipakita na malakas ako. Malapit nang matapos ang klase noon at ayaw ko talagang mag second year noon. Gusto kong first year na lamang ako habang buhay at si teacher na lang lagi ang advisor ko. Pero lahat naman ng estudyante ay kailangang mag-move on. Isa yon sa mga naging napakahirap para sa akin. Ang iwan ng teacher ko ngunit nasa second year na ako ay nakayanan ko naman. Ang pinaka-highlight sa buhay second year ay ang mga itinuring kong best friend. Doon ako nagsimulang mag-care sa isang best friend. Yung best friend ko kasi noong first year ko ay hindi ko nakatabi sa upuan. Alphabetical ang sistema sa upuan kaya ako ang laging nasa likuran dahil letter V nagsisimula ang pangalan ko. Nakilala ko noon si Joy, ang aking katabi na nagsimula naman sa letter T ang apelyido. Noong una ay hindi naman kami nag-uusap dahil nanggaling siya sa first section noong first year pa lamang kami. Hindi ko masyadong close ang classmate ko noon at hindi naman kasi ako ganun katalino kagaya nila. Naitanong ko pa noon, bakit ako sinali sa first section? Hindi naman ako matalino at hindi ko sila kayang habulin. Pero nangyari na ang nangyari at hinayaan ko na lamang na huwag silang habulin at gawin na lamang ang lahat ng makakaya ko. Hindi kasi ako confident sa sarili ko. Hanggang lumaon ay naging close ko naman sila. Marami ako naging mga kaibigan. Ang pinaka-close ko noon ay si Joy, yung katabi ko na matalino. Na third year honor noong first year pa kami. Mabait naman siya at siya ang unang namansin sa akin. Simula noon ay naging close ko na siya. Marami na kaming napagkwentuhan, mga crushes at kung ano-anong bagay na angkop sa edad namin. Nagalit pa nga talaga ako sa kanya noon dahil niloko niya ako sa text. Nagpanggap siyang lalaki at nanligaw sa akin. Siya yata yung pinakaunang nanligaw sa akin. Hanggang ngayon eh natatawa ako sa mga naranasan ko yun. Tapos na ang sem break ng taong yon at naging kaibigan ko naman si Angel. Mahilig sa music at nakakatawa. Hindi rin galing sa first section at hindi ko rin siya classmate noong first year dahil ibang section siya ngunit nag-transfer siya sa first section. Dahil pang first section naman ang talino niya. Naging kaibigan ko siya dahil sa MP3 ko. Marami kasing lamang music yon, galing yon sa mama ko. First gift niya sa akin na gadget. Pangarap ko talagang magkaroon nun. Gusto ko rin kasi ang musika. Lingwahe kasi ito ng mga taong hindi ma-express ang kanilang sarili. Sa pamamagitan nito, may lalabas nito ang lahat ng mga saloobin nila. Si Angel ay isa sa mga taong yon kaya naman palagi itong nangihiram ng MP3 ko noon. Doon kami nagsimulang maging magkaibigan. Sa musika kami naging magkaibigan. Kaibigan din naman niya si Joy.
Pero naalala ko pa noong nag-away silang dalawa at naipit ako sa sitwasyon. Hindi ko alam kung saan ako kakampi. Ngunit mas pinili ko na lamang na walang kampihan dahil pareho ko silang kaibigan. Gusto kong magkaayos sila kaya noong subukan kong gawin yon, parehas nila akong pinagtabuyan. Dahil akala nilang dalawa ay may kinakampihan ako. Umiyak ako at tumangkang mag-walk out at umuwi ng bahay. Nasa koridor na ako noon habang naglalakad na umiiyak. Yun yata ang pinakaunang beses na iniyakan ko ang isang kaibigan. Ang naalala ko lang kasing iniyakan ko ay si Mama. Kasalukuyan na ako naglalakad noon nang may tumawag sa pangalan ko. Hindi ko siya pinansin dahil masama talaga ang loob ko. Tumakbo siya at hinawakan niya ang kamay ko. Si Angel pala. Nakita niyang umiiyak ako at nag-guilty siguro siya kaya naman nag-sorry siya sa akin. Rhea, sorry na ha, hindi ko sinasadya. 5 minuto pa ang lumipas at huminahon na ako. Yon papadudot ang pinakaunang beses na may nakakita sa akin na umiiyak ako. Tinanggap ko naman ang sorry niya. Madali lang kasi ang hingin ng patawad ko. Ilang linggo pa ang lumipas bago tuluyang magkaayos ang dalawang kaibigan ko. Doon ko na-realize na marunong na pala akong magpahalaga sa isang relasyon at kung paano ito ingatan. Mahal na mahal ko ang kaibigan ko, lagi akong nandyan sa tabi nila para makinig sa mga problema nila. Kahit sa mga crushes nila at kung ano-ano pa. Hindi ko sila iniwan sa tuwing may problema sila. Marami naman akong kaibigan noon pero sabi nga nila sa circle of friends mo, may pinaka-close ka talaga sa kanila. Nasa 3rd year na kami noon at mas naging marami ang kaibigan ko. Hindi kasi ako mapili kung sino ang lumalapit sa akin ay hindi ko naman tinatanggihan. Para kasi sa akin, it's a pleasure na pinagkakatiwalaan kanila na maging kaibigan mo. Naging close ko noon si Russell, ang kaibigan kong malulunod ka sa hug niya. Pag nangyayakap kasi yon ay parang mamamatay ka sa higpit. Napaka-sweet, masayahin at maganda si Russell. Isa siya papadudod sa mga pinaka-loyal kong kaibigan hanggang ngayon ay namamansin pa rin kahit na iba na ang kurso niya. Iisa lang din naman kasing college school ang pinapasukan namin. 3 kaming magkakaibigan na ang pangalan ay nagsisimula sa letter R. Si Russell at Rona May. Si Rona May ay schoolmate ko na simula nung elementarya pa lamang ako. Pero hindi ko naman siya masyadong ka-close noon. Hindi ko nga akalain na magiging isa siya sa mga close friends ko sa ngayon. Matalino din siya at maganda. Sobrang ganda na iniyakan talaga siya ng binasid niya. Yung isang manliligaw niya at yung isang manliligaw ay sinagot niya. Siyempre hindi naman pwedeng dalawa ang sagutin, hindi ba? Close na close sila tapos gumawa kami ng pangalan namin, that 3R. Yun yung naging grupo namin. Ang mga kaibigan ko rin ang naging sandalang ko sa mga ups and down and even sa pinaka-worst na pangyayari ng buhay ko. Gusto ko na lamang tumira sa school noon at wag nang umuwi pa. Puro din kasi pasakit ang makikita ko sa bahay. Nalaman ko din papadudot na may talent pala ako sa paggawa ng tula. Sa mga panahon kasing yon, kapag nasa bahay lamang ako, nagsusulat ako ng diary. 4 na notebook na yata ang naubos ko sa mga diary ko simula noong 1st year na ako. Umaakyat pa ako sa puno ng mangga at doon nakikinig ng musika habang nagsusulat. Hindi ganun kaganda ang boses ko pero mahilig lang talaga ako sa music. Since sa lugar namin ay ang nature lang ang tanging nakakaintindi sa akin, gustong gusto ko lang nag-iisa at kung wala na akong maisulat, kinakausap ko ang Diyos, Papa Dudut. Nagtatanong kung hanggang kailan ako makukulong sa lugar na ito. Paano ko ba matutupad ang pangarap ko kung habang buhay akong nandito? Marami pang mga hinanakit sa puso ko ang inilalabas ko sa Diyos. At kung may makakakita siguro sa akin ay aakalain nilang baliw ako dahil
nagsasalita ako na mag-isa. Kung babasahin ng diary ko simula noong pinakauna, ang laman lang noon ay galit, poot, hinanakit at mga katanungan. Konti lang ang masasaya dahil hindi ko masyadong sinusulat ang mga masasayang pangyayari. Ang mga naging crush at naging boyfriend ko ay nandun din. At yung mga naidulot nilang sakit sa akin. May mga letters din akong tinatago at may isang dahon ng kahoy ang nakaglo doon. Fourth year na ako noon nang nasa labas ako ng classroom. Nakaupo sa may bench nang may nahulog na dahon sa kamay ko. Kasalukuyan kong iniisip ang isang lalaki sa buhay ko. Ang gwapo, mabait at matalino kong best friend na lalaki. Si Herbert. Isa siyang transferred student from private school noong third year pa lamang kami. Hindi ko siya masyadong napapansin noon dahil hindi naman kami masyadong nag-uusap, ngunit noong nasa fourth year na kami, naging magkaibigan na kami noon. Ewan ko kung paano nagsimula, basta nakita ko na lamang ang sarili kong nahuhulog sa kanya. Nung una ay kaibigan lang siya. Naging matalik na kaibigan, naging crush, at nahulog ako sa tinatawag nilang pag-ibig. Hindi ko inamin sa kanya yon ng ilang buwan. Masaya lamang kami noon at nagtatawanan. Na-discovery ko ring magaling pala siyang mag-drawing, kumanta at maglaro ng chess. Matalino rin siya, Papa Dudut, pero nasira sa pagiging addict niya sa Dota. Madalas na siyang umabsent noon at namimiss ko siya sa araw-araw na hindi ko siya nakikita. Para bang hindi kumpleto ang araw ko sa tuwing hindi ko siya nakikita. May isang araw na hinahanap niya ang teacher namin. Tapos yung mga classmate ko ay tinutukso ako. At ako ay tinatanong kung bakit panay ang absent niya. Sobra ang kahihiyang ko noon dahil nakakahalata pala sila sa pagiging close namin. Pero sa kabilang banda ng aking pagkatao ay kinikilig din dahil parang naging responsibilidad ko na siya. At gustong gusto ko yung ideyang yon. Tinamaan na nga ako ni Cupido na isang hapon din noon habang nagkaklase ang teacher namin sa MAPE at magkatabi kami habang nag-uusap sa mga pangarap namin. Pabulong lang kaming nag-uusap dahil baka mapagalitan. Hindi nagtagal ay nakahalata na yata ang teacher namin kaya nirelate niya sa amin ang lesson. Ang sabi niya kagaya ni Rhea at ni Herbert, "You're always on my mind." Nagulat ako noon at nagtawanan ng buong klase sabay panunukso. Namula yata kami noon sa hiya pero kinilig din ang aking puso. About kasi sa love ang example ni ma'am sa lesson niya. Ewan ko kung bakit napunta sa love ang lesson niya. Natapos ang araw na yon na masaya at punong-puno ng kilig, Papa Dudut. Lumipas ang araw, ang buwan at malapit na ang graduation. Dalawang buwan na lang ay iiwan na namin ang high school. May mga kanya-kanya na silang mga plano kung saan silang mag-aaral at ano ang kukunin nilang kurso. At ako syempre ay meron din naman. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako pag-aaralin ni Lola. Kasi hindi na niya kaya. Si Mama na raw ang bahalang magpaaral sa akin. Gusto kong kumuha ng kursong information technology noon dahil mahilig ako sa computer. Especially sa video editing sa film at pagbibigay musika sa mga bawat scene nito. Sa totoo lang ay may naisulat akong story na ginawa ng film. May movie making kasi kami para sa final namin. Ako yung ginawa nilang script writer at story writer. Ako din ang namili ng mga musika na babagay sa pelikula. Para sa akin ay napakalaking achievements yon sa buhay ko. Na isa katuparan na rin ang pangarap ko na makagawa ng pelikula. It was during the month of January when I confessed my love. Ang sabi ko sa sarili ko ay baka pagsisihan ko na hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya at matagal ko na siyang gusto. Gabi noon at kasalukuyang kaming nagte-text. May sasabihin ako sa iyo. Ano 'yon? FW ko, tanong niya. Ang ibig sabihin ng FW ay future wife.
Yung kasi ang tawag niya sa akin at kinikilig ako kapag tinatawag niya akong ganon. Tinatawag ko naman siyang FH o ang ibig sabihin ay future husband. Ang aking asawa sa future. Hindi na ako makapaghintay na magtapat siya sa akin kaya ako na ang unang umamin. Mahal kita, FH ko. Matagal bago siya nakapag-reply. Shock siya sa inamin ko at ewan ko kung mahal ba niya ako o hindi. Matapos kong umamin ay naging awkward na kami sa isa't isa, Papa Dudut. We are like strangers that never met. It was the month of February, the month of hearts. Gumawa ko ng letter para sa kanya. Ipinabigay ko na lamang yon sa iba kasi nahihiya akong lumapit sa kanya. Akala ko ay matatapos ang aral na yon na ganun lang. Lumapit sa akin si John Paul na kaklase ko. Rhea, may pinabibigay si Herbert sa'yo. Isa itong card na may teddy bear na kulay pink. Partner daw yon sa teddy bear na kulay blue na ibinigay niya sa akin noong December. Siya kasi yung nakabunot ng pangalan ko. Tapos ako, hinanap ko kung sino ang nakabunot sa kanya at nakipagpalit ako. Binigyan ko siya ng frame na kulay pink na may picture namin at binalutan ko ng panyo na kulay blue para kahit saan siya magpunta ay dala-dala niya. May papahid sa pawis niya. Favorite ko kasi ang pink at siya naman ay blue. Kaya ganun ang combination sa mga kulay. But his fashion was black kasi sabi niya, mas nakakalalaki daw ang kulay na black. Pero alam kong may ibang dahilan yon. Simbolo yon sa pader na gusto rin niyang ipakita na malakas siya, na kaya niyang lahat. Alam ko yon dahil sa matagal ko na siyang kilala. Kaya naman ang nakalagay sa card ay Dear Lady J. Codename ko ang Lady J, tapos ay siya naman ay Superman. Ang letter ay hindi pangkaraniwang letter lamang na may lamang mensahe kundi it was in a form of a story between the hero of Lady J, that is Superman who saves her heart. It seems like it is also in a form of logic na mahirap intindihin ng iba. Isa yon sa mga talent niya ang magsulat. At isa rin yon sa mga similarities namin. Ang musika ay isa rin sa mga lingwahe namin. Kung may makikisaw-saw sa amin, iisipin nilang mga baliw kami. Nakakatawa lang talaga. Nakahanap ako, Papa Dudut, ng tao na makakaintindi sa akin at ganun din naman siya. Favorite kong kinakanta ang kanta ni Taylor Swift at ng Boys Avenue na Superman. Kaya kapag naririnig ko yon, ay isa siya sa mga unang sumasagi sa isipan ko. May mga panahon din na nag-aaway kami ngunit naaayos din naman. Ganun lang kami, Papa Dudut. Walang label ang relasyon namin. Pero masaya naman kami. Hanggang sa graduation day na namin, tinawag niya ako para makapag-picture kami pero may tumawag din sa kanya. Kaya hindi na kami nakapagpa-picture dahil umuwi na kami. Kinabukasan ay nag-outing kami kasama lahat ng mga kaklase namin. Nag-usap kami doon sa may pool ng mga bata. Sa araw na yon, nalagyan ng label ang relasyon namin. Naging kami din sa wakas. Nag-iba na rin ang tawagan namin, Miss at Mister. Yon ang naka-phonebook sa mga cellphone namin. Tawagan at text lang kami madalas nag-uusap noon. Away-bati din kami. Hindi na kami nagkikita dahil bakasyon na noon at hindi naman ako pinayagan ni Lola na lumabas. Ganon lang kami hanggang sa hindi na siya nagparamdam. Hindi siguro siya sure sa akin kaya ganon. Na-develop lang siguro siya dahil sa panunukso ng mga kaklase ko. Kung ano-ano na lang ang nirasong ko para masagot ang mga katanungan ko. Nagsimula na ang aking college life noon. Ang gusto kong kurso ay hindi ko na nasunod dahil wala akong laptop noon. Kaya na-enroll ako sa isang hindi ko naman gustong kurso. Na-enroll ako sa business administration na kurso. Hindi ko talaga gusto ito pero wala na akong choice. Ang iniisip ko na lamang noon ay may matapos na 4-year course. Hinabol at hinanap ko pa siya noon pero mahirap talagang hanapin ang taong ayaw magpahanap. Ang tagal bago ako nakapag-move on, Papa Dudut. May ginawa pa nga akong panakip butas noon si Kirk.
Pero nakonsensya ako kaya hiniwalayan ko siya pagkalipas ng isang linggo. Nagawa ko siyang paghintayin ng 4 oras habang umuulan at hindi ko siya sinipot. Naawa ko sa kanya dahil hindi fair para sa kanya yon. Kahit sabi niya ay hihintayin niya ako. Umiyak pa siya noong hiwalayan ko siya. 1 year din kasi siyang nanligaw sa akin. 4th year pa lamang ako noon nagsimula siyang manligaw. Pinagtiyagaan pa talaga niya ako. Pero tunay na hindi pwedeng diktahan ng puso. Mahal mo pero hindi ka mahal. Mahal ka pero hindi mo gusto. Ang mahirap intindihin ay pag-ibig dahil punong-puno ito ng tanong. Dumagsa ang mga manliligaw nang nasa college na ako. Marami din kasing nagsasabi na may itsura naman ako. Hindi lang talaga ako masyadong nag-aayos ng sarili. Ayaw ko kasi na malalagay sa center of attraction. Kung ano man ako, yun na talaga. Pero kahit ganito ako ay may mga manliligaw pa rin na lumalapit sa akin at nagtsatsaga sa pagiging matigas ko. Ang iba kong mga classmates ay nag-aakala na baka lesbian ako. Natatawa lang talaga ako sa kanila. Nadala na kasi ako kaya parang my heart is shielding it from pain, kumbaga. Defense mechanism ng aking puso yon. I have never been in love since he broke my heart. May classmate talaga ako sa college na hanggang sa ngayon eh ayaw pa rin huminto sa panliligaw sa akin. Si Jenan. Ilang beses ko siyang binasted pero paulit-ulit pa rin na bumabalik. Hindi ko alam kung bakit, basta ang alam ko eh gusto kong ibalik lahat ng kabaitan niya sa akin. Siya kasi yung pinaka naging porsigido sa akin nang nasa college na ako. Siya yung lalaking nakilala ko na napaka-hyper at feeling ko ay mahangin. Sobrang hangin at ewan ko. Naiirita ako kapag ginagawa niya ang mga bagay na hindi ko naman hinihingi sa kanya. Pero nang nagtagal, nasa second year college na kami noon. At hindi ko na malayang nakabuo kami ng karanasan bilang magkaibigan. Naging close siya sa mga kaibigan ko, siya yung nagturo sa akin kung paano magmotor. Dream ko kasing matutong magmotor. Half day lang yata niya akong tinuruan at nakapag-drive na ako sa kalsada. Believe na believe siya sa akin noon dahil ang dali ko daw matuto. Basta gustong gusto mo talagang matuto sa isang bagay ay madali lang ito para sa iyo. Ilang beses ko rin siyang pinagtabuyan dahil na rin sa bisyo niya. Lagi itong umiinom at ayaw ko ng taong palainom. Naninigarilyo din siya. Nagda-drugs pa nga ito noong araw pero tinigilan niya noong nakilala niya ako. Totoo ngang mahal niya ako kasi kahit ang bisyo niya na mahirap tanggalin ay ginawa niya. Ang totoo ay nag-aaral lang ito ng college para lang daw mabigyan ng allowance ng mga magulang nito. Pero noong maging magkaibigan kami, naging matino na siya at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral hanggang ngayon na magpo-fourth year na kami. Masaya ako para sa kanya. Kahit marami din naman kasing hindi pagkakaunawaan ng mga magulang niya sa kanya. Hindi ito naniniwala sa kanya kapag may hinihingi ito. Hindi rin naman kasi masisisi ang mga magulang niya sapagkat matagal na panahon ang sinayang nito. Para sana sa kinabukasan nito pero nagbulakbul ito. Palibhasa ay nag-iisang anak. Sinabihan ko siya na hindi habang buhay nandyan ang mga magulang mo. Kaya dapat ay paghandaan mo ang sarili mong future. Masaya naman ang college life ko kahit pa noong una ay sadyang napakahirap nito para sa akin. Dahil una ay nakatira kami sa poder ng lola ko. At nandito rin si mama pero lubhang gumagawa ang Diyos upang mapalaya ako. Nag-away si mama at lola kaya lumaya si mama at nakitira sa uncle ko. At naiwan ako kay lola. Iyak lang ako ng iyak noon dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pumunta pa rin naman si mama sa bahay ni lola dahil may naiwan itong mga alagang baboy at kailangang pakainin. Gumagawa talaga si lola ng kung ano-ano. Sinisigawan niya si mama at si mama naman ay nagtitimpi lang. Nariyan pang pinamumukha niya kay mama na hindi ako sasama sa kanya. Kaya isang umaga, nagpapakain si mama sa baboy niya habang sinisigawan niya si lola. Tapos ang sabi niya sa akin,
O ano, Rhea? Sumama ka na sa nanay mong walang kwenta. At iwan mo na ako at kalimutan mo na lola mo ko. Ilang beses na niyang ginawa sa akin yon, yung palayasin ako kahit pa noong bata pa ako. Kapag nagagalit siya sa akin ay tinatapon niya ang mga damit ko sa labas. Wala akong magawa sapagkat bata pa lamang ako at nasa malayo si mama noon. At takot akong bumiyahe na mag-isa. Nakakulong lang kasi ako sa lugar namin noon kaya wala akong tiwala sa sarili ko. Sa mga panahon na yon ay hinihingi ko sa Diyos. Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Kapag pinalayas muli ako ni Lola, eto na yung tamang panahon upang umalis na ako. Pinalayas nga ako ni Lola at iyon ang hinihintay kong sign. Hindi pa ako kumilos noon at naghihintay pa ng isang beses niya itong sambitin. Lumayas ka na ngayon din. Ulit pa ni Lola. Tumayo ako sa kinakaupuan ko at pumasok sa loob ng bahay. Kumuha ako ng bag at sinilid ang mga importanteng papel na kakailanganin ko at konting damit dahil babalikan ko lamang ang mga ito ngunit nagalit si Lola sapagkat hindi niya akalain na magagawa ko yon. Ang magkaroon ng lakas ng loob na umalis. Tinulungan ako ni Mama na damputin ang mga damit na itinapon ni Lola sa labas at nagumpisa ng maglakad paalis. Umiiyak ako papadudod habang nililisan ko ang lugar na kinalakhan ko. May parte sa isip ko na sana ay hindi ko nalang ginawa yon. Pero nandyan si Mama para i-encourage ako. Noong nasa poder na ako ni Mama ay naranasan ko ang lahat ng first time. First time ko ring nakita ang papa ko. First time naka-attend ng alumni at umuwi ng alas dos ng umaga. First time kong mapuntahan ang mga lugar na hindi ko pa napupuntahan noong nasa poder pa lamang ako ng lola ko. Binigyan din ako ni Mama ng kalayaan na mag-decide para sa sarili ko. Mararamdaman ko noon ang kalayaan. Kung paano ang buhay sa pagiging teenager. Magdidibo na ako noon na sabi ko sa sarili kong eto ang buhay na pinapangarap ko. Ibang iba talaga kapag nasa nanay ka na. Pero naging kampante ako. Hindi ko akalaing darating ang araw na mawawala din pala ang kasiyahang yon. Sa mga panahon na yon ay nakalimutan ko ang Diyos na siyang nagbigay ng kalayaan sa akin. Na nagbigay sa mga bagay na kung ano man ang meron ako sa ngayon. Nag-away si Mama at ang uncle kong siyang tinitirhan namin noon. Pinalayas niya kami noon at may mga bagay siguro kaming nagawa na hindi mabuti pero hindi naman siguro ito sapat para palayasin niya kami at pagbintangan ng kung ano-ano. Ayaw na naming mamilit sa taong ayaw naman sa amin at siguro ay masyado na kaming mabigat sa kanila. Hindi naman kami makalipat sa lugar na malayo sa pinapasukan kong eskwelahan dahil kailangan ko pang tapusin ang natitirang 2 years sa kurso ko noon. Second semester na ng second year ko sa college nang magpasya naman si Mama na makitira muna kami sa auntie ko. Mabait naman si auntie at iba ang relihiyon niya na hindi ko na lamang po babanggitin. Doon ay mas nakilala ko ang Diyos. Ang Savior na nagbigay lakas sa akin habang nilalampasan namin ang mga pagsubok. Nagba-convert kami sa relihiyon ni Auntie at masaya naman ako sa desisyon kong ito. Kahit pa naniniwala akong wala namang relihiyon ang makapagliligtas sa atin kundi ang sarili natin. Pero nakakatulong ito upang pagtibayin ang pananampalataya mo sa Diyos. Magwa-1 year na kami dito ngayong May. At mag-4th year college na ako ngayong pasukan. Isang taon na lang at gagraduate na ako. Marami akong plano pagkatapos ko mag-aral at alam kong maaabot ko yon dahil malaki at makapangyarihan ng Diyos. Lagi ko siyang kasama kahit mahiwalay man ako sa pamilya ko at sa mga taong mahal ko. Kung tao lang ang pagbabasehan ng pagmamahal, tiyak na may depekto ito, gaano man ito kaperpekto. Pero kapag sa Diyos ka nagmahal ay siguradong susuklian ka din niya ng pagmamahal na higit pa sa inaakala mo. Ang mga natutunan ko sa karanasan kong yon ay ang magpatawad sa mga taong nanakit sa akin kahit pa hindi sila humingi ng tawad.
Enjoyin mo lang ang buhay na ibinigay ng Diyos at huwag mag-alala sa mga pagsubok na darating dahil nandiyan ang Diyos. Maraming salamat Papa Dudut, and I really hope na mabasa po ninyo ang napakahaba kong kwento. At sana po ay may nakuha po kayong aral ang inyong mga tagapakinig, lalo na sa mga kabataan na mas pinagtutuunan ng pansin ang pakikipagrelasyon. Wala namang masama sa pakikipagrelasyon, pero sana isipin din ang kinabukasan para din naman sa inyo yon at para maging kampante ang mga magulang ninyo. At higit sa lahat ay magtiwala sa Panginoon. Hanggang dito na lamang ako, Papa Dudut. Maraming salamat. Sincerely yours, Rhea. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories, Papa Dudut Stories.